Crypto Drift Unlimited. Race like a pro. Earn like a pro. Hey guys, welcome back dito sa channel natin. Today, meron naman tayong another NFT game dito sa Binance Smart Chain. So, ang game na to guys, isang racing ng mga cars nga. And ang pangalan ng game na to ay Crypto Drift Unlimited. So guys, ang link ay ilalagay ko sa description natin. So by the way, before we proceed dito sa ating review sa kanilang game guys, meron silang ginagawang event dito sa Glim.io nila guys. Kung makikita nyo, meron silang mga giveaways or pa-airdrops nga guys ng mga NFT at saka tokens nila dito. So meron silang upcoming na open beta test and malapit na to guys. Kasi nga meron nga tayong countdown dito sa kanilang website. Meron na lang tayong 5 days and 2 hours and 55 minutes upon recording this video. So sabi dito, CDU or Car Drift Unlimited is a 3D car racing NFT game in the Binance blockchain and is a mobile first game that generally centers around the concept of street racing. So by the way guys, available yung kanilang demo. Mamaya titignan din natin to. And by the way, kung gusto nyo i-access itong kanilang Glim.io na events, makikita din natin yan siya dito sa kanilang website. So ano nga ba daw itong Crypto Drift? So itong Crypto Drift guys is meron tayong 3D car racing nga dito, meron tayong career modes dito, at meron tayong collecting rewards din dito. So mamaya titignan din natin yung game niya kung gano'n nga ba din ka-okay ang game na to. So by the way, wala pa nga or di pa nga nilalabas yung game nila. For now, meron silang mga pa-airdrops and puntahan nyo guys kasi wala namang mawawala sa inyo kung pupuntahan nyo yung mga giveaways at saka pa-airdrops na ginagawa nila. So ito yung gameplay guys or mga game modes na dito na magiging available kung maglalaro tayo dito. Meron tayong 1 versus 1 dito guys, meron tayong career, kumbaga ito yung PvE nila dito. Meron tayong World Cup naman dito, kumbaga ito yung leaderboard nila dito sa game. Tapos meron tayong own race track dito guys, meaning pwede tayong mag-own or mag-purchase ng sarili nating race track, and then lahat ng pumapasok doon is magbabayad sa'yo. So this is good, or kumbaga meron tayong profit possibly dito by owning a race track dito sa game nila. Tapos andito naman yung mga sample nila ng mga NFT. Ito yung mga featured cars na andito guys. So makikita nyo napakaraming cars nila dito na available. Meron tayong starting from 5 star. So makikita natin lahat dito guys. So dito lahat na mga possible cars na pwede nating makuha dito sa game. Tapos meron tayong, and then dito sa mga NFTs natin guys, meron din tayong mga stats dito. Meron tayong speed, acceleration, fuel capacity, and economy naman. So makikita nyo dito yung mga possible guys na gas consumption natin, yung fuel capacity natin, acceleration, yung gano'ng nga ba kabilis to, at saka yung speed natin na pwede nating abutin sa isang largahan lang. So makikita nyo dito. So mamaya, i-click natin tong play demo para makita natin yung game niya mismo. And maraming kung gusto nyo i-try guys, puntahan nyo na lang din, ang link ay nasa description natin. So ang roadmap niya guys is nag-start sila Q2 2022 nga daw. Tapos andito tayo ngayon guys, Q4 2022. So October to December. So ngayon nga yung launching ng kanilang market site, tapos yung gameplay demo, official trailer and teaser. And by Q1 2023 pa nila ilalabas or magse-sell sila ng kanilang limited na racetrack nga daw ng mga NFTs. So dito sa Q4 is dito nila ilalabas guys yung mga play to earn din nila na mga modes. So sobrang lapit na to guys. So para di kayo mahuli kung gusto yung sumali dito, well, puntahan nyo na lang. Ang link ay nasa description natin. But guys, always remember this. Always be responsible sa mga investments na pinapasukan natin. Kasi nga, crypto to. And minsan, tumataas at minsan, bumababa talaga to. Kaya wala tayong kasiguraduhan dito. That's why, invest only what you can afford to lose. And always do your own research pa rin palagi kung mag-i-investment kayo. So marami pa silang mga upcoming na event din guys na mangyayari dito. So ang team nila guys is fully docs naman din. So makikita natin dito yung team or yung pangalan ng team dito guys. So andito lahat sa kanilang website. Tapos meron tayong ROI dito calculator. So makikita natin, we can reset it here. So we can add a car. Like kung meron tayong isang
1 star na car. So ito yung possible na makukuha natin dito na rewards per day, net per day. Kumbaga is token nila yung makukuha natin dito. Pero syempre, the higher the rarity ng ating NFT nga dito guys na makukuha, mas mataas yung makukuha natin na rewards naman. So try natin to i-add. So makikita nyo na sobrang taas or sobrang laki ng kanyang net per day kumpara ng isa. So di ko pa alam guys kung magkano yung value ng token nila or magiging value ng kanilang token kasi nga wala pa naman tayong token for now. Pero syempre kung haabangan natin, puntahan nyo ang kanilang socials. Ang link guys ay nasa description natin. And para di kayo mahuli sa mga gagawin nila at saka sa mga ginagawa nila. So ito yung mga early access nila guys. So sumali na kayo dito sa kanilang socials din. So partners nila is andito rin guys. So puntahan natin guys yung game nila. So play demo lang tayo. So ito yung sample ng kanilang demo dito sa game. So, mili tayo dito. Syempre, yung medyo maganda at saka malakas na sasakyan. Siguro ito na lang. Or itong black kasi mas maganda tignan. So, click natin itong start. So, makikita nyo dito guys. Meron tayong acceleration, mileage, speed, fuel, economy, plus NFT number niya. So, try natin dito. By the way guys, this game is kailangan din natin dito ng gas. Kaya kailangan natin bumili dito ng mga gas din. Start tayo. And by the way guys, yung available for now is yung manual pa lang. So wala pa tayong auto dito. So coming soon pa nga daw. So click natin tong manual. And actually guys, very easy lang din ang game na to. So this is only a test guys ng kanilang game. So yung gagawin natin dito is side lang guys, side left right lang na arrow. Tapos kukunin natin yung mga coins kung saan nga ba yung coins yun. Yan dapat makukuha natin yung coins. Tapos nag-a-add yung coins dito sa taas. So makikita nyo. So tag 100 yung bigay each coin naman. So by the way, this is only a test guys na mangyayari sa kanilang game. Kasi nga meron tayong racing dito. So siguro this one is ito yung career siguro nila guys na mangyayari dito sa game. So sobrang ganda. Siya yung maganda yung kaniyang graphics. So okay na okay naman din yung graphics niya guys. So makikita nyo. So chine-change ko yung kumbaga yung camera niya. So yun, mas maganda to. So yun guys, actually ito yung sample ng game niya. Okay din yung game niya actually. So demo only, actual game may vary. So meaning di pa to talaga yung final na game nila. So magbabago pa to guys. Kasi meron tayong PvP dito, meron tayong racetrack. Kung baga, meron tayong World Cup din dito. So meaning possible guys na mas magiging maganda pa ang racetrack natin dito. Kasi nga parang unlimited lang tong ways natin dito or yung highway dito na dinadaanan natin. So random generated lang to. Pero yung game track talaga nila guys or yung game nila dito is siguro mas maganda kumpara dito guys sa kanilang game or dito sa kanilang test. So marami pang mababago ito kasi nga nasa test pa lang tayo. And by the way, meron nga tayong beta dito na mangyayari at saka lalabas dito sa kanilang game. And of course yun yung aabangan din natin. And hopefully is makakasali tayo sa pag-start talaga ng game nila. So exit muna natin to guys, puntahan natin yung kanilang white paper. So by the way guys, try nyo guys kung gusto yung subukan to, try nyo na lang din ang link natin ay nasa description below. So dito tayo guys sa kanilang white paper. So dito sa kanilang white paper, yung earnings nga daw natin dito guys is sabi na dito is stable exchange rate nga daw. So we can exchange it using BNB guys. Dito yung mga credits na nakukuha natin or yung mga coins na nakukuha natin dito. So this is good kasi nga parang siguro yung value ng kanilang token is pegged nga guys sa BNB or connected siya sa BNB. So meaning kung magkano yung kikitain natin, fix yan siya guys. Makikita naman natin dito actually yung ROI din dito sa game. So dito sa gameplay guys, ito yung sinabi ko sa yung kanina, yung career versus at saka World Cup. So syempre versus ito yung PvP natin dito. Dito tayo sa earning mechanism. So dito sa earning mechanism, meron tayong buy and create racetrack for commission. So ito yung sabi ko sa yung kanina na pwede tayong bumili ng mga racetrack natin for commission guys. Ito yung sabi ko sa inyo na passive na income. Meron tayong single car projected monthly income per type naman. So ito yung class natin or kumbaga yung rarity natin guys. So all currency in CRDT naman daw, makikita nyo dito. Tapos yung class niya, so depende sa stars ng ating mga sasakyan or rarity ng mga sasakyan natin, yung monthly nakikitain natin. Makikita nyo yung percentage of ROI nila dito.
So makikita nyo. Tapos yung ROI days naman natin is 60 days kung meron kang 1 star dito. Tapos kung meron tayong 6 stars naman is nasa 45 days lang guys. Tapos yung market price niya naman makikita nyo dito is nasa 1,282 or andito yung market price ng mga sasakyan na bibilihin natin. So syempre, the higher the rarity ng ating mga NFT, mas higher din yung makukuha natin dito na rewards. So meron tayong rewarding factor din dito guys, kasi nga gagastos tayo dito actually ng fuel. So ang fuel nga daw nila dito sa in-game, sabi nila dito, in-game fuel price may change depending on real world fuel price fluctuation. So kumbaga magdedepende rin guys yung fuel sa real world nga daw na price fluctuation ng mga fuel. So di ko lang alam kung paano nila gagawin yan siya. So let's see or titignan natin yan siya guys kung okay nga ba din yan. Kung okay nga din ba to. So meron tayong bonus dito pag mag manual drive daw tayo guys. So each coin has a specific CRDU value which give player extra earning nga daw. So mas maganda pag minanual natin siya. Kung meron ka namang time, so ayos na ayos din itong manual. Pero nga meron silang automatic din na ilalabas. So meron tayong classification dito sa ating mga NFT from star 1 hanggang star 6 naman or star 5. Pero alam, pagkakalam ko star 6 to guys, so wala yung star 6 dito or meron sa star 6. Meron tayong limited edition na cars, so siguro ito yung star 6 dito. Meron tayong Genesis, Genesis 1, Genesis 2 at saka super rare naman dito na meron ng 10 supply guys. So this is good pag merong mga ganito guys. So siguro mga whales din to guys, makakabili ng mga ganito. So car specific or specs, description and definition. So makikita nyo dito yung fuel capacity, yung mileage niya, max velocity. Tapos yung fuel economy niya is andito rin. So lahat ng to ay andito guys sa kanilang website. Tapos meron tayong dalawang token dito, CRDU credit at CRDT credit nga. So CRDU is equivalent to 0.34 BUSD. Ito yung magamit natin sa in-game rewards and conversion rate in base currency nga daw. So withdrawable to BNB nga daw to. So upon withdrawing this guys, so kumbaga parang yung conversion rate nito guys is fixed na siya sa 0.34 BUSD kada isang CRDU na token. And the same din guys dito sa CRDT na credit. So conversion rate in base currency nga din siya dito. So makikita nyo lahat dito, list of in-game stuff with BNB price. So makikita nyo lahat dito guys sa kanilang website yung game economy nila. So dito guys is meron tayo sa rewarding nila, meron tayong maximum dito guys na 10 cars by default dito sa ating game. So meaning dito sa ating garage is meron tayong 10 car lang na limited nga lang din. So di ko lang alam guys kung mag-i-extend ba nga to or hindi. So di pa natin yan alam. So by the way guys, lahat ng kanilang information is andito naman. And kung naghahanap kayo ng FAQ, andito rin guys sa kanilang website or dito sa kanilang white paper. Makikita natin dito, so isang NFT lang yung kailangan natin dito guys para makapag-start naman dito sa kanilang game. So wala pa tayong fix guys kung magkano nga ba yung kanilang NFT dito. But let's wait for it kung magustuhan mo ang game na to. Try nyo muna before kayo mag-invest. So guys, always remember this, this is not a financial advice. This is only a review regarding dito sa mga NFT na nire-review natin dito sa website na to or sa mga channel natin. So guys, always do your own research pa rin palagi and invest only what you can afford to lose. So yun lang yung review natin guys regarding dito sa Crypto Drift and see you guys sa ating next na video.